nung a few months ago, inupo ako at binigyan ako ng briefing ng security at saka intelligence cluster kung ano, kung gaano kalalim yung infiltration ng CBP, NPA, LDF. Ilang beses kami ni Eric nag-usap, hindi ako makatulog. Takot na takot ako kasi sa simbahan, di ba? At saka sa eskwela, yan yung mga media, nandyan sila. So, yan yung mga, these are the institutions that shape our minds and the hearts and the souls of our children and of ourselves, di ba? So, at saka yung nakakatakot doon, nyari sa simbahan, pastor, akala ko dati, for instance, Katoliko ka muna, tapos na-expose ka sa liberation theology, tapos na nahikayat ka sa kabilang side, di ba? Tapos mamaya socialism, tapos communism. Akala ko ganun yung ano, yung pala hindi. Marami sa kanila, komunista talaga, bumaon sa simbahan, at yun, in-infiltrate. Tapos, so nakakatakot, di ba? So, saan na ibig sabihin nun? Katulad ng sinabi ni Ka Eric, very purposive, very methodical, very systematic yung panggagahasa sa Pilipinas, 'di ba? Na pati yung mga utak natin, mga puso natin, mga kaluluwa natin, sila may pag-aari niyan. 'Di ba? So the miseducation of the Filipino people is really something that we should take seriously. That will take maybe siguro a generation is like maybe mga 20 years. So gano'n na sila katagal diyan. So after when all of this is cleared, we have to re-educate our children and ourselves, di ba? Kasi alam ko kung ano yan, bilang UP graduate, alam ko yung pakiramdam nung nabe-brainwash ka, yung radicalized ka, kasi yan ang oxygen ko, marami kang hindi nakikita, you're very hateful, kahit yung talents ko in writing, ginamit ko yan para lapanan ng gobyerno, etc., etc. Tapos, so that one is very, very scary for me. Na mag-iiwan tayo ng isang bansa na puno ng mga nakikita mo, di ba? Katulad ni Joma Season, paano magsalita? Idiot, moron, di ba? If you don't agree, that's it. But it can't be that way, di ba? And it's a language that's deeply hateful and mistrustful towards government and towards each other and very intolerant of another person's opinions, di ba? Pero nakakatakot kasi doon yung simbahan, yung ano. So, ang tanong mo, ano ang ginagawa ng gobyerno? Bago tayo, before we can change something, kailangan aminin natin at alamin natin kung ano yung problema natin. So ito, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Strategic Communications, sinasabi namin sa inyo, ito, may sakit tayo. Meron tayong cancer, stage 3. So yan ang pinapakita namin sa iyo na buti na lang. Now, can I say something? Ha? Kasi katrabaho ko talaga yan sila Eric. And ano, lahat naman kami sinusugal namin buhay namin, pero sa kanila ibang level. Talagang ano sila, I got an intelligence report this morning na there's a special operations group na nakatarget kaming lahat. Pero tingin ko, bago ako itatarget, unahin nila si Eric. But I tell you, they really, the country owes our former cadres a debt of gratitude that we can never hope to repay. The fight against to end this scourge will really rest on people who knew talaga and who worked with them. Kilala nila kung sino tong demonyong ito, kung sino tong mga halimaw na ito. Kaya yung makabayan na hindi humaharap sa atin, takot na takot yan sa kanila. Diba? So the government is nakita na namin ang laki talaga ng problema. Hindi yan whole of government, it's really a whole of nation. At hindi ito mapapanalo ng pampangulo natin at kahit ng gobyerno, kundi ang taong bayan. So dapat, masaya kami kasi nakikita namin, grabe yung buy-in, grabe yung mulat na yung tao, di ba? Yun lang, talagang masakit makita yung ano yung problema pala natin, di ba? Pero doon ka naman gumigising pag nasaktan ka na, di ba? Pag nasaktan ka na, doon mo makita, doon ka magkakaroon ng tapang na harapin kung ano itong problema natin. So, yun ang ginagawa ng gobyerno. But at the same time, there are plenty of programs katulad ng local peace talks, tuloy-tuloy yan. Talagang malalim ang mga sugat na binigay sa atin ng mga teroristang ito. So, dahan-dahan maghihilom tayo. Pero bago tayo umabot doon, Pastor, kailangan alamin natin at harapin natin kung ano yung totoong problema. Kahit na gaano kasakit.
Well said, Colonel Samudio. At 2 minutes rejoinder lang sa very good point ni Ma'am Lorraine at ni Sir Jay sa ating talakayan. Sir Jay, gusto ko lang pong emphasize, thank you for your very insightful discussion kanina. The recruitment and infiltration in the church sector or in the religious community is being done by the CPP through individual means, hindi institutional. They do not recruit the entire church. They recruit the influential leaders and the key positions ang tinatarget nilang influence. Particularly na mabilis ang kanilang operation at matagal na nilang ginagawa ito sa loob ng Iglesia Pilipina Independiente. That's number one. IFI, again, I will emphasize the infiltration and radicalization and recruitment among the church leaders and the groups ay ginagawa ng pamamaraang individual at hindi institutional. Number two, United Church of Christ in the Philippines. Yan ang masarap at malalim nilang ini-infiltrate kasi madali nila itong ma-infiltrate dahil ito ay may mga church planting activities o mga missionary church for activities sa lugar ng mga kung saan marami din ang NPA. So they have a natural link geographically and politically. Number three, yung Convention of Philippine Baptist Churches. Lahat ito ay sandigan ng National Council of Churches in the Philippines. At pati na rin ang Roman Catholic Church. Yes. Again, napakabilis po nilang mag-recruit dyan, lalo na kung ang mga natatarget nila ay dati na nilang nai-engage sa mga alliances. That's number one. Number two, dahil po sa nature ng church, na very vulnerable siya pagdating sa mga issue ng human rights, welfare ng mamamayan, nagagamit at nasasakyan ito ng CPP, Pastor Jay, para makapaghagilap ng mga miyembro at makapagtayo ng organisasyon at mga individual recruit among the binanggit ko ng mga spectrum ng church groups sa Pastor Jay. Thank you po. Okay. Okay na po, Pastor. Salamat po. Thank you very much po, Secretary Badoy and Kay Rick. At yun lang po, kasi siyempre yung security within the church. And dahil nilabas nyo na meron talaga, siyempre magkakaroon na ng talagang bantayan or ingat, lalong-lalo na dun sa, alam natin na meron talaga, parang nadadama mo naman po yun eh. Kami, pag nakakasama kami sa mga meeting, mga organizational ano, or kay mga event, kahit sa mga Facebook ano, at least confirm na meron. Kaya mas lalong ingat kasi sila hindi nakikita. So, yun po yung problema. So, salamat po. Salamat po, Colonel.